nasa cemetery kami kasi nakipaglibing kami dun sa kapatiran natin sa 2 p.m. yung African na nagtatrabaho sa bahay. Namatay po siya. So, nakaroon ng parang aksidente. Naliligo yata. So, yun yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. So, ganun pa man ay praise God kasi nandito tayo ngayong araw na ito. Amen. Narito tayo kasi humihinga pa tayo. God is really good. Amen. So, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang kwento patungkol sa isang lingkod ng Panginoon na punong-puno ng pananampalataya. At ito ay si Deborah o Deborah. Sabi natin sa Tagalog, Deborah. Sabi ng English, Deborah. Okay, either way, kung alin ang gusto nyo, basta mahalaga ay kilala natin si Deborah. So, puntahan natin ang babaeng ito at tingnan natin kung ano bang meron siya, bakit na siya ay tinawag ng Panginoon, na siya ginamit ng Panginoon. Of course, unang-una sa lahat, ang susi ay dahil sa kanyang pananampalataya. Siya isang babae na sumasampalataya sa Diyos. You know what? Walang sino man o hindi pwedeng gamitin ng Panginoon ang isang tao na walang pananampalataya sa kanya. Either that person is going to just curse him. Because the Bible says, no one can say Jesus is Lord except the Spirit of God. So when the Spirit of God is within us, we can say Jesus is Lord. And I do believe, katulad yan ni Deborah. Sino ba itong si Deborah? One, a prophetess. Pagbabae, prophetess. Paglalaki, propeta. So, in-exercise na niya yung gift na ito. Even in the Old Testament, na-exercise na ito. A wife, meron siyang asawa. And of course, a wife, a mother. Sa ibang translation na banggit doon, a mother and a leader. And you know what? One person, Supreme Court Justice. Siya rin ay nagbibigay ng mga ikangan ng mga advices pag may mga problema ang mga Israelita nung time na yon. So pinag-usapan pa rin natin dito yung patungkol sa kwento nung panahon na wala na nga si Joshua, ang pumalit ay tinatawag nating mga hukom or the judges. So si Deborah ay isa sa mga naging judges ng Israel na ating pinag-aaralan. So let's go to our passage. Nandyan na siya, yung babasahin lang natin na ilang mga verses para sa sama-sama tayo at sabay-sabay natin itong makita. So let's all rise up and let's read some of the verses of the scripture that I've given here this morning. Now, Deborah, a prophet, the wife of Lapidoth, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah, between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites went up to her to have their disputes decided. She sent for Barak, son of Abinoam from Kedesh and Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. Okay? I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands." Thank you very much. Makakaupo na kayo. Yan yung ating passage. Yan tayo papaikot at yan yung i-meditate natin sa umagang ito. So, here, isa makikita natin that God uses circumstances for His glory. And these circumstances may not be in His perfect will, but they are never out of His control. Minsan, ang buhay natin bilang mananampalataya, may mga nangyayari na parang sabi natin, parang hindi naman talaga kalooban ng Lord yung nangyayari sa atin. Nararanasan nating lahat yan. Masasabi natin, yes, hindi lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos, pero hindi nawawala
ang control o kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin para tayo ay kanyang gabayan at para tayo ay kanyang turuan. Can you say amen to that? So in everything that is going on in our lives, God is in control. Why? Because without God's power, our situation will become worse. Limbawa, nalagay ka sa isang, sabi natin, nasiraan ka ng sasakyan. Marami kasi ngayon mga sirang sasakyan, eh. Di ba, Pastor Roy? Kasama ng asawa ko, nasira na yung sasakyan niya. Nalagay ka, hindi mo naman talaga gusto na masiraan ka ng sasakyan. And I believe also it's not the will of God na magkaroon ka ng ganyang problema. And even though ganun yung kalagayan mo, siyempre hindi ka matutuwa, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat di naaayos yung bagay na yan. But remember, without the control of God, maaring kung hindi control ng Panginoon ang pangyayari na yan, sa pagmamaneho mo pa lamang, baka sa pagmamaneho mo ay nadisgrasya ka na. Diba? But God is in control, ipinarating ka pa niya sa isang lugar na kung saan magiging safe ka. Or dinala ka niya sa isang lugar na kung saan may mga kapatiran na pwede nang tumulong sa'yo. Kesa yung ikaw ay bigla na lang may nangyari hindi maganda sa daan. So God is in control. Many times, hindi natin napapansin, may mga circumstances sa buhay natin na hindi tama na nangyayari. But without the control of God, mas malala ang nangyari sa atin. Okay, sabi natin example, bato-bato sa langit, kung ikaw ay tamaan, ikaw na nga. May kapatid na umalis sa bahay ng kanyang amo, tumakas siya. Okay? Without the control of God, maaring dun sa pagtakas pa lang niya ay may pulis na dumating at sinita siya, wala siyang visa. So ano mangyayari? Huhulihin siya at ilalagay siya sa kulungan at mag-i-stay siya doon hanggang sa dumating yung time na ibili siya ng amo para siya ay ma-deport. So but with God's control, tumakas siya. Habang siya ay tumatakas, iniingatan siya ng Panginoon, nakita ng Panginoon, teka ano nangyari sa anak kong ito, tumatakbo. Because God is in control, hinayaan niya na huwag siyang magalaw hanggang makarating siya sa isang lugar na siya ay safe. God is in control. Can you just shout it? God is in control. Amen? God is in control. Bumibili ka, nasa groceries ka. God is in control. Ang dami mo na palang nailagay doon sa cart mo. Hindi mo napapansin. But God is in control. Pagdating mo doon sa... para ikaw ay magbayad, wala kang kamalay-malay, meron palang promo. Tamang-tama, pagdating sa'yo na ang iyong mga binili ay babayaran mo na dapat merong tumunog. Ting! At sasabihin sa'yo ng cashier, ma'am, you're not going to pay anything. Because we have a promo. Sayang! Ang sinabi mo ngayon, sayang! Sana pinuno ko na lang! Diba? Nangyari sa akin yan eh, 2 years ago. Sayang, di ko alam, wala akong kamalay-malay, may promo pala. Pinuno ko na lang sana. But still, God is in control. Amen? So maraming bagay, may isip nyo na ngayon. Alam ko, naglalaro na yung isipan nyo ngayon. Nasaan ba yung bagay na God is in control in my life? Tapos ano ba yung pangyayari na nangyari sa akin na God is in control? Naglalaro na ngayon sa isip nyo. At dyan nyo makikita paano ang Diyos ay naging control sa inyo, sa mga pangyayari, sa mga nangyari at sa buhay ninyo at dyan nyo pasasalamatan ang Diyos. Amen? God is in control. So, nasa introduction pa lang ako, huwag kayong mag-alala. Okay? So, ang pinag-aaralan nga natin ay bago si Deborah ay naging judge ng Israel, meron siyang sinundan. Kung titingnan natin sa chapter 3, ang sinundan niya ay si Ehud. Okay. Ehud ay naging judge siya ng Israel na kung saan ay after during the sabi natin yung leadership ni Ehud, alam niyo ba kung ilang taon nagkaroon ng kapayapaan ng Israel? 80 years. Longest in record. Through the leadership of Ehud. Nagkaroon ng kapayapaan dahil narinig niyo yung kwento ni Pastor Roy na nakaraan, ang mga Israelita ay paulit-ulit ang kanilang buhay. Cycle. Mabait sila ngayon. Pag mabait na sila, nakakalimutan nila ang Panginoon kasi binibless sila ni Lord. Walang problema eh. Walang kaaway.
walang dumarating ng mga Midianites, walang dumarating ng mga Philistines, walang dumarating na magnanakaw ng kanilang mga inaani, walang magdarating na maging kalaban nila. Mabait sila, hindi nakakalimutan nila ang Diyos. Pag nakalimutan nila ang Diyos, eto na naman yung trouble. Anong gagawin nila? Pag nasa trouble sila, iiyak-iyak na naman sila sa Panginoon. And because God is a merciful God, He's compassionate. Pag nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak at humihingi ng saklolo sa Panginoon, Lord, help us, we cannot stand in this situation anymore. Umiiyak tayo, humihingi tayo ng habag at awa sa Panginoon. Dumarating ang tulong ng Diyos. Ililigtas sila ng Diyos. Okay, magpapadala siya ng godly judge. At sila ay maliligtas. And after that, sila ay maliligtas. Na-enjoy na naman nila yung blessing ni Lord, yung kapayapaan, kapahingahan. Pagkatapos niyan ay bumabalik sila sa dati. That's the life of the people during the time of judges. So, pagkatapos ng 80 years na yan, eto nga, at sila na naman ay sabihin nating bumalik sa dati, kalimutan na naman ng Diyos, hindi na naman nila sinasamba ang Diyos, nag-enjoy sila sa buhay, nag-enjoy sila sa mga pagpapala ng Panginoon, nakalimutan nila ang kanilang Diyos na paglingkuran. Eto na naman ang nangyari, nilagay sila ng Diyos under. Okay. Kung babasahin natin sa 4, ako na lang magbabasa in chapter 4, verse 1. Again, can you say again? Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord now that Ehud was dead. So the Lord sold them into the hands of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor, and Sisera, the commander of his army, was based in Harosheth Hagoyim, because he had 9 chariots fitted with iron and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years, they cried to the Lord for help. 20 years. Inoppress sila nitong si King Jabin. Anong ginagawa nila? Ninanakaw yung kanilang mga ani, kinukuha yung kanilang mga hayop, at sila ay minamaliit. Wala silang karapatang maghari-harian, bagamat yung lupa ay kanila na yun. Binigay na ng Diyos yun eh. Yung Kanaan, binigay na sa kanila yun. But here, ay eto yung nangyayari na makikita natin. Sino ba yung si Jabin? Si Jabin ay hari ng Kanaan. Okay? At inu-oppress nga sila sa loob ng 20 years. And ito pa, napakayaman itong si Haring Jabin. 900 iron chariots. Meron siyang talaga namang 900 iron chariots na nililid, pinangungunahan ng kanyang commander of the army na si Sisera. So ito, umiyak sila, okay? Dahil nahihirapan sila, Israel cried out to God. But you know what? Not to forgive their sin, but to relieve their suffering. Ganun naman tayo minsan, di ba? Sana minsan lang, hindi madalas. Yung pag nahihirapan tayo, one of the reason why people are crying to God is because they want to be relieved from their suffering. Lord, ayaw ko na nito, Panginoon eh. Ang hirap-hirap, di ko na kaya. Masakit, Panginoon, di ko na kaya. Ayaw ko na. But afterwards, ang hinahanap lang pala ay relief. So, tingnan natin yung kaibahan ng relief at kaibahan ng tinatawag na revival o talagang totoong pagsisisi kaya tayo lumalapit sa Diyos. So there's a big difference between these words, religious reformation and spiritual revival. Ano ba yung tinatawag nating religious reformation and spiritual revival? Reformation temporarily changes outward conduct. Pag tayo nagre-reform, medyo nababago yung ating mga ugali outwardly. Pwede nating pigilin, pwede nating supilin, pwede nating itago. That's reformation. Ilang beses na bang nagkaroon ng reformation ang ating bansa? Diba? Pero paulit-ulit lang din na ganun ang problema natin. Kasi that's just an outward conduct. At kung makita natin ang revival, ano naman ang revival? Revival permanently alters inward character. Yan yung kaibahan ng reformation at revival. So kung tatanungin ko kayo, alin dito ang gusto ninyo? Okay, reform or revival?
We have to desire always to be revived so that we can experience the total alteration or change in our lives. Inward character. Yun yung dapat mabago sa atin eh, yung inward character natin. This Israelite people, o tinatawag din nating mga Jews, hindi nila iniisip yun kung magbago ba ang kanilang inward character. The only thing they have in their mind is relief. Pag humingi tayo sa Panginoon, tutugunin tayo ng Panginoon, sasagot ang Panginoon, at pagpapalain tayo ng Panginoon, there's a relief, di ba? Pero hanggang doon lang sila. Hindi nila nakikita yung mas mahalaga pang bagay. You know why na hanggang doon lang sila sa Reformation? This is the witness. When Ehud removed the idols and commanded the people to worship only God, they obeyed him during the time of Ehud. Sabi ni Ehud, alisin lahat ng mga idols. Walang tasamba sa mga idols. Inalis naman nila lahat eh. At hindi sila sumamba. Subalit, when that constraint was removed, the people obeyed their own desires. Kasi sabi ng Joshua chapter 4 verse 1, nung namatay na si Ehud, balik sila sa dati. So it's not revival, but only reformation. Now let's go to the divine revelation of God to Deborah. That is in verses 4 to 10, binasa natin kanina. Sa kwento natin, ay makikita natin that God raised up a courageous woman, no other than Deborah, to be the judge in the land. You know, don't you know that the raising of Deborah by God is an act of grace, at the same time, it's an act of humiliation. Why grace? Okay? Grace because they don't deserve. Di sila karapat dapat eh, kasi paulit-ulit na lang ng ganun. Sinasabihan sila ng Panginoon, magbago kayo, eh hindi naman sila nagbabago. So they don't deserve. Yung pagkakasala, pabalik-balik. Ganun din tayo mga kapatid, we don't deserve. That's why we need the grace of God. Praise God, this church is called grace. Kaya la, minsan natcha-challenge din ako, hindi lang minsan, madalas. Always challenge with this name, Grace Church International. Lord, hirap naman ang Grace Church International. Lagi kang na-challenge na ipakita mo talaga yung grace. Grace is above or beyond what people deserve. Hindi tayo karapat-dapat, pero blini-bless tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero itinataas ng Diyos ang ating mga noo. He honors us. Hindi tayo karapat-dapat, ganito rin yung pangyayari. That's it. And an act of humiliation. Why? For they live in a male-dominated society that wanted only mature male leadership. Humiliation na magkaroon sila ng babaeng maglilid sa kanya. Although we know that in God, God has no respecter of person. Amen to that. Amen? Kung gusto ng Diyos na gamitin ang isang babae, gagamitin ng Diyos ang isang babae. Dahil nilikha rin ng Diyos ang babae, not to discriminate or to become insecure to men. But pag ito ay pinili ng Diyos at kanyang gagamitin, wala tayong magagawa. This is what happened. That even in the Old Testament, nakita natin maraming mga babae na ginagamit ang Diyos parang kanyang pangalan, kapurihan ay makita at siya ay madakila. Male-dominated society, ang gusto ng mga taong to, lalaki lang ang maglilid. Kahiyan sa kanila na naging judge si Deborah. Dahil nung time na yun, ang gusto lang nila ay mga lalaki ang naglilid. And then, in this way, pinapakita rito ng Panginoon na his people are like children who needs a mother's guidance. Kaya nagbigay siya ng babaeng leader. Pero totoo yun, iba pa rin talaga ang babae, no? And I believe Pastor Roy agree with that always. Kasi siya yung ano, laging nagpapaalala sa akin. Alam nyo, si Pastor Roy, hindi mo naman birthday Pastor Roy eh, pero sabihin ko lang ito eh. Pagdating sa mother's touch, mother's love, grabe yan si Pastor Roy, hahangaan nyo yan. So, naintindihan ko yan lagi. Pag meron siyang mga bagay na, alam nyo na, may mga ba, yung sa amin lang, syempre, alam ko, naintindihan ko yung heart niya.
So, mother's touch and mother's love, kailangan ito ng mga Israelita nung time na yun para makita nila, oh, we're baby. Kailangan natin isang nanay na magre-raise sa atin. But not only that, truly that God knows kung ano yung ginagawa niya sa panahon na kailangan natin ng isang tagapamuno. Okay, let's move on. The plan, what is the plan of God for the Jews? The plan is, di ba, pinag-utos na rito ng Panginoon na si Barak ay kailangan kumuha siya ng 10,000 soldiers. We read that before. That is in, verse 6. She sent to Barak, son of Abinoam from Kedesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor." Ito yung plano. Bakit? I will lead, sabi ng Panginoon dito sa verse na ito. Napakalinaw ha. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and... Can you read the following line? Give him into your hand. That's the plan. Yun yung binasa natin kanina. Yung plano talaga ng Diyos. Pero tingnan mo, if Barak would lead the Israelites' army, God would draw Sisera and his troops to the river, Kishon River. And God would give him the victory. Pero ano nga bang nangyari? Okay? Diba ayon sa kwento, kung itutuloy natin, verse 8, basahin ko po dito, verse 8, kung meron kayong hawak na Bible, just open your Bible with you. Alam ko, bibihira na tayong magbukas ng Biblia natin at bibihira na rin nagbabaon ng Bible dito. Marami na sa atin electronic, but electronic man ang dala mo, buksan mo ito. Judges chapter 4, verse 8. Okay? Nasabi na ni Deborah na siya ay gagamitin ng Panginoon at kailangang i-lead niya ang troops to fight Sisera, the commander of the army of Jabin, the king of Canaan. 8, verse 8, Barak said to her, "If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go." Ehe, mga kapatid, naranasan na ba natin ito? Merong napakahalagang assignment. May pinagagawa sa atin ng Diyos. Pero, san meron tayong, alam mo na, yung pakiramdam na, ganito lang yun eh. Narinig mo ba yung announcement? Yung sinabi nung last Friday o kay last Sunday? Oo, narinig ko. Ano sa palagay mo? Ano, sasama ba tayo? Pupunta ba tayo? Parang ganun, di ba? Ikaw, pupunta ka ba? Ikaw, gagawin mo? Alam nyo, nabubuhay pa rin tayo dun sa kailangan natin ng starter. Kailangan meron tayong, may mauuna sa atin. Alam mo bro, pag pumunta ka, pupunta rin ako. Pero kung di ka pupunta, hindi rin ako pupunta. Diba? May mga ganun pa rin sa atin, diba? Come on! Ganyan si Barak. Sabi niya kay Deborah, sinabi na ni Deborah, "You gather this 10,000 army, you go to the Kishon River because you're going to face Sisera, the commander of the army of Canaan." Pero hindi mo naman siya if he face alone. Ipinangako na rito eh. God is going to give him into your hands. Pero sabi ni Barak, teka lang. Kung pupunta ka, pupunta ako. Okay, so anong sagot ni Deborah? Patuloy po tayo sa 9. Oh, 9. "Certainly, sigurado ako naman. I will go with you," said Deborah. "But because of the course you are taking, dahil dyan sa style mo o kaparaanan mo, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman." See?
So Deborah went with Barak to Kedesh. There, Barak summoned Zebulun, Naphtali, and 10,000 men. So, sinabi ni Deborah, dahil ganyan ang ugali mo, ganyan ang asal mo, eh, itong mangyayari sa iyo. Hindi niya ibibigay sa iyo yung glory. So, pagpatuloy natin yan mamaya, na alam natin, when God is giving us an assignment, a task to do, at ito ay iniiwasan natin, pero napipilitan din tayong sumunod, minsan dahil nahihiya tayo sa pastor, nahihiya tayo sa mga leaders, nahihiya tayo sa mga kapatiran, ay sumusunod pa rin tayo. The fact na may ginagawa ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, first hand, obedience. If the Lord wants you to obey, obey it with all your heart. Well, by the way, maaaring sabihin nyo, pastora naman, nag-obey naman si Barak. Yes, nag-obey naman siya. Kaya lang, it's not a first-hand obedience. Kailangang sumama si Deborah sa kanya. At dito ay pagpapakita ang takot, ang doubt ni Barak sa Panginoon na maaaring hindi siya manalo, maaaring may mangyaring hindi maganda sa paglilid niya. That's why Deborah said, yes, I will go with you for sure. Certainly, I will come. But the Lord is going to give Sisera to the hands of the woman. Not to you. Parang sinabi ni Deborah indirectly, ano ba yan? Sinabi na nga sa iyo ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo si Sisera, pero parang ayaw mo maniwala. O sige, sasama ako. Pagamat sumunod ka, sorry ha, pero hindi na ibibigay sa iyo ng Panginoon si Sisera. Sa babae, sa kamay na isang babae, ibibigay ng Diyos. Again, woman ang gagamitin ng Diyos upang ang tagumpay ay mapasa mga Israelita. See? Here. Who are the participants? Sorry, the participants of course is Barak. He was part of God's plan to defeat the enemy, but Barak had other plans. He was hesitant to do what God wanted him to do. Maraming beses ganun din tayo mga kapatid. May plano ang Diyos, pero may iba din tayong plano. The reason why hindi natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon at hindi nangyayari yung mga pagpapala na inilaan niya sa atin, ito minsan ay lumilihis dahil tayo ay may sarili ding plano. Okay? But Barak had other plans. Ito na yung plano ng Panginoon eh. Ang linaw. Binigay na niya, napakalinaw. But he was hesitant to do the will of God. So, you know, if you belong in God's family, kailangan malaman mo ito, kapatid. If you belong in God's family, that means you belong to God's plan. Amen? You belong to God's plan and you are a participant of God's plan, not an expectators. Kaya sa lahat ng pinagagawa ng Diyos, ito man ay mapaministry, ito man ay pagbabalik ng ating tithes and offering, ito man ay pagsunod sa sinasabi ng ating mga leaders, ito man ay pagbabasa ng salita ng Diyos, whatever, you're a part. You're a part. Take your part. Gawin mo yung kabahagi mo, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, sila na lang, mas mahusay sila. Sila na lang. You are a part and God has given you that part to play. You have a role to play. Kailang gawin mo yan. You remember, ang isa sa pinapaalala sa akin ng Panginoon dito ay si Queen Esther. Diba? Sabi ni Mordecai sa kanya, gumawa ka ng paraan. Nandiyan ka ngayon. Hindi nga ba't you are there in such a time as this dahil may purpose kung bakit ka nakaupo dyan. Noong una kasi hesitant din si Esther, si Queen Esther. Sabi niya, anong magagawa ko? Isang buwan nga akong hindi na pinapatawag ng hari. Paano ako pupunta? At alam niyo rin naman ang batas that if I'm going to go to the presence of the king, I might die. Kasi may batas na kung hindi kayo pinapatawag ng hari, ay pwede kang mamatay unless iabot niya sa iyo ang kanyang setro na ito ay hahawakan mo. That means yun yung magiging agreement ninyo na pwede kang pumasok sa kaharian ng hari. You know that. And sabi ni Mordecai sa kanya, kung hindi ka kikilos ngayon,
gagawa pa rin ng Diyos ng paraan. Gagamit siya ng iba, pero huwag mong iisipin na ikaw mismo ay maliligtas. Diba? When God is telling us to do something, don't say, God, gawin mo na lang ito kay Brother June. Eh, sa'yo siya nangungusap eh. Gawin mo na lang ito sa ibang kapatid, Panginoon, hindi sa akin. That's what happened to Barak. Yung salita natin dito, may rigmagturo. Maraming teacher. Minsan, maraming teacher. Sa sobrang karamihan ng teacher, nalilito ang estudyante. If we're not going to do our part, when God is telling us to do something, yung part natin, we have to do our part. You know what? Kasi pag hindi natin ginawa yung part natin, nagsasuffer ang ministry, mga kapatid. May mga gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Halimbawa, nasa Christian education ka, o sabi natin yung mga nasa training, nasa, ano ba ang tawag natin sa Christian education natin? IDT. Nandun ka, ginagamit ka ng Panginoon sa part na yan. At may pinagagawa ang Panginoon sa iyo. And you're not doing your part. What's going to happen? Marami ang maapektuhan, domino effect. Pakikita mo, manghihina yung mga kasunod sa iyo at mawawalan na sila ng sigla na maglingkod sa Panginoon because you're not doing your part. And not only that, kasama rito, may mga ministry tayo sa Pilipinas nagsasuffer, gustong-gusto nating pakainin, ayaw magpadala. We're not doing our part. God has given us enough resources to do that. But we're not going doing our part. So when we're not going to do our part, the ministry suffer. And if the ministry suffer, of course, hindi nagagawa yung purpose ng Panginoon. Hindi nangyayari. In that way, hindi lang yung mga dapat mapaglingkuran ang nawawalan ng pagpapala. The heart of God is saddened. Napapalungkot din natin ang ating Panginoon. Okay? So here, let's go. The promise. So if you know that you have a part in God's ministry, now are you willing to do your part? Amen. Amen. Kahit walang Deborah sa buhay mo, are you going to do your part? Kahit walang magsasabi, sasama ako sa iyo. Gagawin natin, dalawa tayo. Okay, let's continue. The promise, what is the promise? In chapter 4, verse 7, ang sabi rito ay, I will give him into your hands. I will lead Sisera. I will give him into your hands. This is a divine revelation, God's perfect plan to deliver his people from oppression. Sinabi na ng Diyos, ako na mismo, dadalhin ko si Sisera sa harapan mo. Ibibigay ko siya sa iyo. That's the promise of God. And here is the dreaded confrontation with the enemy. In verses 11 to 23, hindi na natin babasahin yan, alam natin na merong 900 chariots si Sisera pinagamit ni King Jabin sa battle. Sila wala silang chariots. Actually, those days, napakahirap sa kanila magkaroon man lang ng spare. Napakahirap. Kasi talaga nang ino-oppress sila ng makalaban. Na pati ang paggawa ng maliit na kutsilyo ay hindi basta-basta sa kanila. Naalala nyo yung preach last time? Yung ang pag-giik sa'yo na yun, ha? Itinanim mo na yun. Aanihin mo na lang. Gigiikin mo na lang. Sisirain pa ng kalaban. Not only that. May mga pagkakataon, nilulusob sila ng mga Moabites. Katatanim pa lang nung mga trigo, katatanim. Just imagine, katatanim. Darating ang mga kalaban, lahat ng may tanim nila, sinisira. Nilalakaran ng mga kabayo, tinatakbo ng mga kabayo, ito ay tinatapakan. So, what's going to happen? Wala silang kakainin. What an oppression that is happening in those days. So, ito na yung confrontation nila. Naisip mo, ano? But you know what? No battle is too great when God is on your side. Meron ba? Meron bang napakalaking sabi mo, ang laki-laki naman ng problema na ito? Maraming nasabi mo sa sarili mo, sa lahat ng nangyari sa akin, in my lifetime as a servant of God,
maring sinasabi mo, parang ito na yung pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Dumating ako sa puntong yan. Nasabi ko, Lord, parang ito na yung pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Meron pa bang ilan sa inyo na naka-experience noon? Na sinabi nyo, ito na yung pinakamalaking pagsubok sa buhay ko? Kung wala, mga kapatid, baka may darating. Oh, yan. Meron na. Ayaw nyo magsabi eh. Yung iba naman ay tapos na, kaalis pa lang. Kaayos pa lang. Yung iba, kaya nga sabi ko sa inyo, kayo din, pag hindi nyo ina-acknowledge yung mga problema na yan, na malaki pala, baka may darating pang mas malaki. No battle is too great. So, in Judges chapter 5, 20 to 22, nandun na tayo, Israel's victory. You know what? In the song of Deborah, doon sa awit ni Deborah, paano nila napagtagumpayan ang victory na ito? Ang sabi doon, God sent a fierce rainstorm that made the Kishon River overflow and turned the battlefield into a sea of mud. What good are 900 iron horses in the midst of a muddy valley? Diba? Noong una, nakikita natin, maaaring sabi ng mga Israeli, Lord, this is an open field. Wala kaming chariots, Panginoon. Panalo na. Sisisira sa amin, may chariot sila kung maghahabulan kami sa open field because this is a valley, panalo na. Eh paano naman kami? Sometimes we're thinking, Lord, you're putting me into a danger zone. Lord, you're putting me into an open field. Lord, you're putting me into a place where I am so vulnerable to my enemies. Diba? Parang minsan nalalagay tayo sa ganung alanganin na sabi natin, naku, lalo ako makikita ng kaaway ko rito. Lalo ako mahihirapan dito sa kalagayan ko. Lord, why? Bakit mo ako pinadala, Panginoon, sa lugar na ito? Lalo ako nahihirapan ngayon. Lalo ako magtatago. Lalo ako mag-iingat. Okay? But you know that God promised a victory to the Israelites. So anong ginawa niya? Hindi niya pinabayaan ang mga Israelita. In order for them to win, ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng malakas na ulan upang sa ganun mag-overflow ang Kishon River na kung saan yung valley ay naging putik. Hindi nga naman ngayon makatakbo ang mga iron chariots. So ito yung ginamit ng Panginoon upang sila ay manghina. God choose the place of battle. Mga kapatid, sa ating mga pagsubok sa buhay, think always. Whatever situation you are in, whatever circumstances you are in, God will not give you into a circumstance or put you into a circumstance na iiwang kang mag-isa. God will not put you into a battlefield na kakainin ka lang ng iyong mga kaaway. How many battlefields you've seen in the Bible? The battlefield like this, Kishon Valley, open field, madali lang matalo ang mga Israelita. Think also the battlefield of these three guys, the three youth, the friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. What is their battlefield? Their battlefield is inside a fire. Pero, inside that fire, hindi sila nasunog. Why? Because Jesus himself went and accompanied them inside that fire. Amen? Kaya nga may word ng Panginoon sa Isaiah, I think that's 42, Isaiah chapter 42, when you go through the river, you will not be drowned. When you go through the fire, you will not be burned. Dahil ang presensya ng Panginoon ay kasama natin. So gaano mang kahirap yung hinaharap mo na sa isang battlefield ka na parang sinasabi mo, ang hirap na nitong kalagayan ko ngayon. Don't forget who is with you. Amen? Who is with you in that battle? And He will give you the victory. So what happened? Ito na nga, di ba? Ikukwento ko na lang. In short, ay natalo na ang masundalo ni Sisera. Ngayon, nakita ito ni Sisera. Mahusay, ano? Nung nakita niyang natalo na yung kanyang mga sundalo, he tried to escape. Sinubukan niya talagang umalis. Okay?
at umalis doon sa battlefield. Ito yung kanyang ginawa from 16, 18, 19. May mga verse dito na babasahin ko. But from 15, para makita natin. Chapter 4, verse 15. At Barak's advance, the Lord routed Sisera and all his chariots and army by the sword. Okay? And Sisera got down from his chariot and fled on foot. Okay? 15. Kita niya, nako, patay ni mga sundalo ko, wala na magtatanggol sa akin. Barak pursued the chariots and army as far as Harushit Gahuyim. Di ko alam gaano kahaba yun. And all Sisera's troops fell by the sword. Matay na silang lahat. Not a man, nilinaw pa nito, not a man was left. Ni isa, wala, walang natira. But Sisera, meanwhile, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber, the Kenite. Because there was an alliance between Jabin, king of Hazor, and the family of Heber, the Kenite. Alam nyo dun sa binabasa ko, sino ba itong si Jael? Sino yung asawa ni Jael? They are far relatives of Moses. So wala sa isip ni Sisera, kala niya kakampi niya yung pinuntahan niya, no? Okay? That's Jael. All Sisera's troop fell by the sword and Sisera fled on foot to the tent of Jael. And next, nung nakarating na siya doon, Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord. Come right here, right in. Don't be afraid." So he entered her tent and she covered him with a blanket. "I am thirsty," sabi ni Sisera. He said, "Please give me some water." You open a skin of milk, give him a drink, and covered him up. Yan yung ginawa niya. At hindi lang yan. Jael went out and met Sisera. She covered him with a blanket. Instead of giving water to Sisera, she gave him milk. Bakit kaya? Ayan, medyo tingnan natin ano bang nagagawa ng milk. Ang water, it refreshes us, di ba? Pag tayo ay talagang hingal na hingal, pagod na pagod, it refreshes our body and our, of course, our soul. But milk, it will make you sleep. Diba? Isa yan sa pampatulog na ginagamit natin. Pag di kayo makatulog, uminom kayo ng milk. So ito, ano, what a wisdom yung binigay ng Diyos sa kanya. Sabi pa niya nung dumating si Sisera, "Halika rito, my Lord, dito ka lang. Huwag kang matakot." Tapos binigyan pa niya ng kumot, kinumutan pa niya. Tapos humingi ng tubig, hindi lang tubig, hindi po, pag tubig ang inumin niyo, mas maganda po itong milk. Mabilis kayong lumakas. Pampalakas din yung milk, di ba? Para mag-boost uli yung immune system niya. Pampalakas. Yung pala, ang purpose ni Jael ay upang siya ay patulugin. So, ang nangyari, but Jael's Heber's wife pick up a tent peg and hammer. At anong kanyang ginawa? Nung alam niya, natulog na si Sisera, ay pinukpok niya yung dito sa may bandang temple at yun yung naging dahilan na namatay si Sisera. Maring magtataka kayo, ang galing naman ni Jael, ba't alam niya na yun eh, pag pinukpok ay talagang isang pukpukan lang. Yan. You know why? In those days, in nomadic life, sa panahon na yon, ang mga babae ay expert sa pagtatayo ng tent. Alam yung tinatawag na peg, yung parang may ulo na pako. Anong tawag doon? Tulos? Ayun, yung tulos na yon, expert sila doon. At si Jael, naging expert siya doon. Na pag pinukpok niya yon, hindi yon masasabi nating mag-i-slide or
hindi niya tatamaan. Kundi for sure, ito ay kanyang magagawa. That's what happened kay Sisera. So here, kung babalikan natin, ay naroon na makita natin na there are three things na mahalagang makita natin sa aral na ito. God choose the leader. God choose Barak to lead the battle. But because of his attitude, okay, ang glory napunta kay Jael. See? He chose the leader to these people in order for them to be set free from oppression. And that's Deborah, the prophetess, a wife of Lapidoth, and a judge. Ang Diyos ang pumili kay Deborah nung time na yon para sa ganun ilagay na mag-lead sa mga Jews or Israelita. At para magising din sila na isang babae ang nagli-lead sa kanila. And God also choose the place for the battle. Pinili niya. Siya mismo nagsabi, pumunta ka doon sa River Kishon. Doon mo dalhin yung 10,000 men. Doon kayo maglalabanan. He choose the place. Which is, in the first place, sabi ko nga sa inyo, medyo disappointed ang mga Israelite kasi bakit dito? Eh, pagdating open field, akala nila talunan na sila kaagad. But it was God who chose the place. When God chose a place for us, we just need to pray and acknowledge that God is in control and sovereign. Lord, maaring sa paningin ko, Panginoon, ganito yung bagay na mangyayari. But behind my human eyes, may magandang mangyayari. I love this song we're singing, "The battle belongs to the Lord, but we fight on our knees." Yung nakikita lang natin, bundok eh. Pag nakikita lang natin, bundok. Pero ang nakita na ng Diyos ay patag na. Diba? Ang nakikita natin, yung mga problema. Pero ang nakikita ng Diyos, yung solve na problema. It has been solved. Advance ang Diyos dahil nakikita na niya ang ating mga kinabukasan. Kung ngayon, yung nakikita natin, parang ito palang ang hirap-hirap. Try to see it by faith. What is the next scene of that situation that you are in? Kung may sakit, ang isipin mo dyan, of course, by faith, ay magaling na. Amen? Kung may pangangailangan financially, nakikita mo ngayon, puro pangangailangan, ang dami, oh, kahit ilista mo, ang dami-dami, hindi mo siya mamimit. But what you see by faith is paid, sold, met. Yun na yun. So whatever the situation, nahihirapan ka sa trabaho, wala kang kasama. Ngayon, wala kang kasama. Pero because you believe it by faith, nakita mo in the future, may kasama ka na. So hindi ka na mahihirapan. That's it. So, and the plan for his army to follow. God makes, he chooses the leader, he chooses the place, and he also make a plan for us. Sana yung plano ng Diyos ang lagi nating nasusunod para sa ganon ay makamtan natin ang tagumpay. The Song of Deborah. Here. Actually, in chapter 5, mahaba-haba ito, na Song of Deborah. Sa umpisa, nagkaroon pa sila ng konting short duet with Barak. Hindi ko lang alam kung hindi sintonado si Barak. Okay. But for sure, Deborah can sing kasi kumakanta siya eh. And you know that the Jews, one of their, sa kultura ng Jews, when they want to celebrate, they want to rejoice, number one sa kanila yung pag-awit. Nakita nyo yan? After the crossing of the Red Sea, kinuha ni Miriam ang kanyang tamburin at nilid niya ang mga kababaihan para umawit, sumayaw at magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo nagtataka bakit sa church lagi tayong may awitan. Okay, kasi kumakanta tayo, doon pa lang idinideclare na natin yung ating victory. Hindi pa man, idinideclare na natin yung answer ng prayers natin. Idinideclare na natin yung ating kaligtasan kasi inaawitan na natin ang ating Diyos. Amen? Napakalaki ang pag-awit na ito sa harapan ng Diyos. Ni-express mo yung kabutihan niya at yung pagpapala na ginawa niya sa iyo.
So that's it. They're singing the song for the Lord. And in chapter 5 also, sa awit ni Deborah, in-express din niya doon sa sinulat niya kung paano yung napakahirap na panahon. That is in chapter 5, verses 6 to 8. Binabanggit niya rito yung when the highways were being abandoned by the travelers. Okay. Village life has no life. Ayan. Binabanggit niya. And eto basahin natin. In the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jael, the highways were abandoned. Travelers looked to winding paths. Villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose. Until I arose, a mother in Israel. God chose new leaders when war came to the city gates, but not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. My heart is with Israel's princes, with the willing volunteers among the people. Praise the Lord. Hallelujah. That's the song. And also in her song, she denounces those who didn't help. Sinabi din niya yung mga taong hindi tumulong at hindi sumama sa kanila. That's part of the song of Deborah. At the end, after they have won, after God has given them the victory, they rejoice and celebrate to the Lord. And as I close, I have a question here when I was studying. Why there's still a battle? Bakit kasi may digmaan pa? E di ba, nilusob na nga ni Joshua lahat ang mga grupo nitong Ites, di ba? Canaanites, Perizzites, Jebusites, Amalekites, lahat yan, nilusob na ni Joshua. Pero bakit may naiwan pa rin? Di pa pala tapos ang labanan. Akala ko ay tapos na. Let's go back to chapter 3. Chapter 3, verse 1. This is the answer. These are the nations the Lord left. Why? He left those nations to test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. Kaya pala, hinayaan ng Diyos na may matira ng mga kalaban is to test them and teach them for war. Mga kapatid, our spiritual life, hindi maalis sa ating spiritual life ang spiritual war. We are always in a warfare. Amen. So we have to learn how to fight. Amen. We have to learn when we need to say, in the name of Jesus, I command you to be broken. We have to learn when we say, in the name of Jesus, I command you to be healed. We have to learn when we need to say, in the name of Jesus, I declare I am healed, I am wealthy, I am strong, and I am beautiful. Amen. Natawa kayo sa beautiful. Lang pala iniintayin nyo eh. So we have to learn how to fight. Merong gwapo dito sa harap kanina, bagong gupit, napansin ko. Sabi ko, ay, sa wakas, nagpagupit din. Kasi matagal di siya nagpapagupit. Kala ko nga magsasamson siya eh. So that's one of the reason. Number two reason in verse 4. Okay, not just to fight the good fight of faith, not just to teach the children of Israel how to be a good soldiers of Christ. You have to know. Eh, alam mo, nakikita ko rito, ang Diyos gusto niya talaga, ano eh, yung alam natin paano tayo lumaban, mga kapatid. Hindi lagi lang tayo nakasangga. Alam natin. You know that in Ephesians chapter 10? Karoon na ng chapter 10 ng Ephesians. Hanggang 6 lang. Parang madadagdagan na eh. Pagalitan ako ni Pablo niyan. Sabi niya, oy, hanggang 6 lang yan. Hanggang 6 lang ang sinulat ko na chapter. May part doon, of course, nakita natin, lagi naman talagang defensive. Yung binigay sa atin, the helmet of salvation, defensive. Okay? The breastplate of faith, defensive.
para i-protect yung ating righteousness. The shield of faith, defensive. But you know, the best weapon, the strongest weapon that is given to us to go and fight and offend, take an offense, take the first move against the enemy is no other than the Word of God. That's why the Lord is teaching us, we have to know the Word of God. We have to know how to fight, the good fight of faith. Let's go to verse 4. They were left to test the Israelites to what? To see whether they would obey the Lord's command which He had given their ancestors through Moses. My brethren, siblings in the Lord, until today, tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Tayo ay may mga hinaharap na maminsan sabi natin ang hirap-hirap, nasasaktan tayo, naiipit tayo, nalalagay tayo sa alanganin dahil yon ay kailangan pala natin. Kailangan natin to what? To prove, strengthen our faith in the Lord. How are we going to be, if we are going to be faithful to God until the end? Kaya ang pagsubok na dumarating sa atin, no wonder why James says, count it all joy when you face various trials. Kaya pala, kailangan i-count natin joy when we are facing various trials because the testing of our faith are being tested and it's becoming stronger and stronger and stronger. Amen. Like a gold being refined, hanggang ito ay maging tunay at totoong ginto. Kaya hindi natin dapat kinatatakutan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tignan na natin. By faith. Kaya nga faith pa rin yung pinag-uusapan natin. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of the things not seen. When you are suffering right now, when you are facing a very difficult situation at masasabi mo, ito na yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ko. I'm in an open field, vulnerable to pain, to insult, disgrace. Ito na yun. Just look ahead. And by faith, tinanggap mo na yung tagumpay, kapatid. And there's a reason why you can sing and you can shout hallelujah, you can dance to God dahil nakita mo na ng mga bagay na ito ay napagtagumpayan mo na. Amen? So that was happened dito sa pinag-aralan natin. That the reason why Deborah can sing, of course, natanggap din nila yung victory. But even before that, sinabi na ng Panginoon sa kanya na mapagtatagumpayan nila ang labanan ito. Kaya, I believe also, maaaring sinasabi nyo, wala namang personal na sinabi sa akin ng Diyos na mapaglabanan ko ang pagsubok na ito. Well, go to the Word of God and the Lord will speak to you. Nandyan lang yung sinabi ng Panginoon, ipinangako ng Panginoon sa iyo, kapatid, na ikaw ay magtatagumpay. Because God has made you more than conquerors. Okay? Minsan di natin iintindihan, ano ba ang more than conquerors? Napakasimpleng illustration. Uulitin ko na lang ito bago ako bumaba. How to illustrate more than conquerors? Parehas kayong nagtatrabaho na mag-asawa. Dumating ang sweldo. Okay? At meron kang tinanggap na sweldo. Nasa iyo ang ATM. Sarili mong ATM. At the same time, when your husband comes home, hinugot ang wallet at sabi niya, eto, para sa'yo. Sana all. God is really good, has given us victory even before we know that we are victorious. Mga kapatid, pinagtagumpay na tayo ng Diyos more than 2,000 years ago. So don't forget, you are victorious.